Hindi ko na kailangan yan. Napakabagal mo. Lampas na sa oras ang pag-inom ko ng gamot. At saka bago ka ba? Then tell mom, I want a new one again. Get another one. And please tell her, huwag na yung tatanga-tanga. Ano? Bingi ka ba o talagang tanga ka? Balak mo pa talagang ipainom sa akin ng gamot na yan kahit madumi na? Lumayas ka nga sa harapan ko at baka kung ano na lamang magawa ko sa'yo. Alam mo ba kung magkano to? Kung makatapon ka, sa tingin ko higit na 1,000 ang presyo nito. May ideya ka ba kung ano mabibili ng halaga na to sa mga mahihirap na kagaya namin? Para lang pambara sa mga nagugutom naming mga sikmura? Kung walang halaga pala sa'yo ang mga gamot na to, eh bakit nagpapakuha ka pa ng tao na mag-aalaga at mag-aaksaya ng oras sa'yo? Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Hindi. Hindi ako aalis. Kung inaakala mo na katulad ako ng ibang nagsilbi sa'yo na masisindak sa ugali mo, pues, ako hindi. Kung lahat sila sumuko na sa'yo, pues ako, hindi susuko sa'yo. Kung hindi mo kailangan ng tulong ko, pues ako, kailangan ko ng tulong mo. Kaya please, inumin nyo na po ang gamot ninyo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I don't wanna drink that medicine. Lumayas ka sa harapan ko. Hindi ko kailangan yan. Nagsusumiklab sa galit ang anak ni Doña Delilah na Sir Dylan sa dalagang si Carrie, kanyang personal caregiver. Sir, huwag na hong matigas ang ulo ninyo. Kailangan niyo hong inumin ito sa ayaw at sa gusto niyo. Inis na sagot naman ni Carrie sa kanyang sir habang hawak-hawak ang ilang perasa ng mga tabletas upang ipainom kay Dylan. Isang anak ng labandera ang magandang dalaga na si Carrie na naninilbihan sa mansyon ng mga Cabrera. Pagmamay-ari ito ng biyuda na si Doña Delilah at ang solong anak na si Dylan na kasalukuyang nakaratay sa kanyang wheelchair sa loob ng ilang taon na rin buhat ng ito'y maaksidente. Simula noong araw na yon ay hindi na muling nakapaglakad si Dylan dahil sa matinding damage na nangyari sa kanyang paa. Nawala na rin ito ng gana sa buhay at makihalubilo sa nakakarami kaya halos sa loob na siya ng kanyang kwarto buong magdamag. Dahil sa masyadong kalasingan kaya niya natamo ang aksidente yon. Nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang dating nobya na si Simona, kaya nawalan na siya sa sarili noong mga panahong yon. He even forgot his life after that dark version of himself from the past. Nabuhay sa galit at lagi na lamang nakasimangot. Nakailang hire na rin ang kanyang ina na si Doña Delilah ng mga licensed caregiver na mag-aalaga sa kanya. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang nakakatagal dahil sa ugali ng binata. Isang araw napansin ni Carrie na hindi pa bumabangon ang ina mula sa pagtulog. Mag-aalas 7 na ng umaga at dapat sa mga oras na ito ay nasa mansyon na ang ina upang maglaba. Nay, hindi ho ba kayo papasok? Marahil ho ay naghihintay na ho sa inyo si Doña Delilah. Hindi ba sabi niyo marami pa siyang ipapalabas sa inyo ngayon? Mahinahong tanong ni Carrie sa ina at umupo pa sa tabi ng hinihigaan nito. Ah, nako anak, mukhang hindi ko kakayaning bumangon ngayon. Masakit ang aking buong katawan. Para ba akong tatarangkasuhin? Nangihinang sabi ng kanyang ina. Hinipo naman ni Carrie ang kanyang mga palad sa noon ng ina at doon niya na lamang nilalagnat nga si Ginang Teresa. Nako nay, ang taas ho ng lagnat ninyo. Huwag na nga ho kayong pumasok. Kung gusto niyo ho, ako na munang sasalo sa mga trabaho niyo doon. Wala naman ho akong gagawin ngayon dahil sarado ang grocery store nila Aling Nilda. Kaya hindi na muna ako makakabantay ng tindahan ngayon. Nag-aalan lang sabi ni Carrie. Kaya mo ba anak? Marami-rami rin yun at baka hindi mo kayanin. Wika naman ni Ginang Teresa
na balot ng kumot. Oho naman, Nay. Kaya ko ho yun. Wala ho ba kayong bilib sa akin? Pati sayang ho ang kikitain ngayon, di ba? Pandagdag na din ho sa tuition fee sa susunod na pasukan. Muli nang hindi nagparamdam ang sponsor ni Carrie nung nasa ikalawang taon siya ng kolehiyo. Huminto na rin ito sa pag-aaral dahil hindi na nila kaya pang tustusan ang kurso nitong nursing, kaya namasukan na lamang bilang isang tendera. Namasukan na lamang ito sa isang grocery store at pinilit na makaipon para makapagkolehiyo na siya sa susunod na pasukan. Aminado siyang malaki pang kulang sa kanyang naiipon ngayon dahil ang kurso na gusto niyang kuhanin ay nursing, na alam naman niya na hindi basta-basta ang tuition, kaya hindi na sila nagdodoble kayod na mag-ina, kundi nagtitriple pa. Oh, siya, sige anak, ikaw nang bahala. Ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag kay Doña Delilah, ha? Mabait naman yun at alam kong mauunawaan niya ako. Bago umalis si Carrie, sinigurado muna niyang nakakain ng ina at nakainom ng gamot, nang sa ganon na hindi na siya mag-alala pa rito. Nang makarating sa mansyon ay agad siyang nagtungo sa kinaroroonan ng ilang mga kasambahay. Carrie! Bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Teresa? Tanong ng isang katulong. Eh, may sakit po si nanay eh. Kaya ako po munang pinapunta niya rito. Nasaan po palang mga lalaba ni nanay? Ako na po maglalaba. Ah, ganun ba? O siya, sige. Ang ibang mga damit dyan ay nasa washing area na. Ang iba naman na nakay Doña Delilah pa. Halika, sasamahan kita sa kanya. Kusang sumama si Carrie sa kausap patungo sa sala. Hintayin mo na lang siya dito, Carrie, ha? Sabi pa ni Manang Fe at saka iniwan na roon ang dalaga. Tahimik lamang si Carrie habang inihintay ang matanda. Ilang minuto rin ang kanyang hinintay nang maisipan niyang tumayo muna upang pagmasdan ang mga litratong nakasapit sa dingding. Nang biglang maagaw ang kanyang atensyon ng isang ingay. Napatingin si Carrie sa direksyon kung saan ito nagmula at doon niya nakita ang isang matandang babae na nakahawak sa kanyang ulo na ang isang kamay at ang isa naman ay nakatuon sa lamesa na tila hinanghina. Sa isip niya ay marahil ito si Doña Delilah. Mabilis niya itong nilapitan at tinulungan. Ma'am, ayos lang ho ba kayo? Marahan niyang inuupo ang matanda sa may upuan. Maraming salamat, iha. Bigla akong nahilo. Mabuti na lamang at nariyan ka. Nakahawak pa rin si Doña Delilah sa kanyang ulo. Kumuha naman kaagad si Carrie ng isang basong tubig at saka pinainom sa matanda. Eto ho, uminom ho muna kayo. Iniabot niya ng isang basong tubig kay Doña Delilah. May gamot ho ba kayo na iniinom sa lula? Nasaan ho at kukunin ko para makainom kayo? Mahinahong tanong ni Carrie na labis na nag-alala sa matanda. Oo, iya. Nariyan sa may cabinet sa tabi ng refrigerator. Makikikuha mo nga, iha. Maraming salamat. Kaagad na tinungo ni Carrie ang sinabing direksyon. At nang makita ang medicine kit ay mabilis na itong bumalik sa kinaroroonan ni Doña Delilah. Binuksan ang medicine kit at saka hinanap ang gamot na para sa lula. May alam ka pala sa mga gamot, iha. Tanong nito na pawang unti-unti nang umaayos ang pakiramdam. Ah, oho. Dati ho ako nag-training sa Red Cross kaya kahit na papaano ho ay may alam ho ako sa mga medical related things. At isa pa ho, dati ho akong nursing student. Nakadalawang taon lamang ho ako dahil hindi na ho nagparamdam yung sponsor na dati nagpapaaral sa akin. Kaya huminto na lamang ho ako. Ito ho, inumin nyo na. Nakangiting nakikinig lamang ang matanda at saka ininom na ang gamot. Nga pala ho, ako nga po pala si Carrie. Anak ho ako ni Nanay Teresa. Tagalaban nyo ho rito sa mansyon. Tumitig naman sa kanya ang matanda na nandiit pa ang mga mata. Isinuot na ng matanda ang kanyang malaking salamin at saka pinasadahan ng tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa. Abay, maganda pala talaga ang anak ni Teresa. Ikaw ba dapat ang maglalaba ngayon, iha? Nakangiting tanong ng matanda matapos itong purihin ang aking ganda ng dalaga na unti-unti na ring umaayos ang pakiramdam. Opo, sana, Doña Delilah. Inaapoy ho ng lagnat ang nanay ko ngayon kaya ako na lamang ho nagpresenta na sumalo ng kanyang trabaho rito. Paliwanag naman ni Carrie.
Patingin nga ako, iha, ng kamay mo. Utos ng matanda, sabay nagtatakang inilahad naman ng dalaga ang kanyang mga kamay sa harapan nito. Ibinaba pa bahagya ni Doña Delilah ang kanyang suot na salamin at saka tinitigan ng matalim ang mapuputi at makikinis ng mga kamay ng dalaga. Abay, napakaganda pala ng mga kamay mo, iha. Sa itsura nito ay parang hindi ka pa nakakapaglabas sa tanang buhay mo. Iniangat ng matanda ang kanyang tingin sa dalaga. Nako, hindi ho totoo yan, Doña. Lagi ho akong katulong ng aking ina sa paglalaba. Kung minsan pa nga ho, ako na lamang ang gumagawa para makapagpahinga naman si nanay pagkagaling niya sa trabaho. Matapat na sabi naman ni Carrie. Sa itsura naman talaga ng mga kamay ng dalaga na malambot, makinis at walang bahid ng pagkakaugat, ay maaaring mapagkamalan din ito ng iba na anak mayaman. Sa mga oras na ito ay hindi mawari ni Carrie ang mararamdaman na ngayon ay nawibirduhan na sa ikinikilos ni Doña Delilah. Naroon na ang isang tambak ng mga damit ni Doña na lalaban sana ni Carrie, ngunit tila nagbago ang isip nito. Bumalik naman sa normal na kilos ang Doña at saka ay binaling sa isang katulong na napadaan ang atensyon. Fe, ikaw na munang bahala dito sa mga labahin. Magtulong na muna kayo ni Lorna at may ibang ipapagawa ako rito kay Carrie. Halika, iha. Sumunod ka sa akin. Nagkatingina naman sina Carrie at Fe at tila nahihiwagaan din sa ikinilos ni Doña Delilah. Imbes na tumunganga pa sa kinatatayuan ay sumunod na lamang si Carrie sa matanda para malaman na rin kung anong ipapagawa nito. Binaybay niya ang lawak ng buong mansyon habang nakasunod kay Doña Delilah. Umakyat sila sa pangalawang palapag at saka tinungo ang malawak na terrace na naroon. May tatlong kwarto sa taas at umagaw sa kanyang atensyon ang nasa dulong kwarto na may nakalagay na karatula sa pinto. Do not disturb. No one's allowed to enter. Nagsalubong ang mga kilay ni Carrie at napaisip kung sino ang nasa loob. Sa isip niya ay siguro galit sa mundo kung sino man ang nasa loob ng kwarto na yon. Hindi na lamang niya ito pinansin at saka pumasok na sa babasaging pintuan patungo sa terrace na pinapasukan ni Doña Delilah. Halika, iha. Umupo ka. Huwag kang mahiya. Sumunod na lang si Carrie sa matanda at patuloy na iginala ang mga mata sa buong lugar. Open air ang bahaging yon ng mansyon na tanaw ang buong lugar. Nakalapag din sa mesa na sa kanyang harapan ang mga nakakalat na papeles na marahil ay pag-aari ni Doña Delilah. Doña Delilah, bakit niyo po ako dinala dito? Pag-uusisa ni Carrie sa matanda na abalang hinahalikwat ang mga papel na nasa mesa na tila may hinahanap. Saglit lang, iha, ha. Eto na, nakita ko na. Maligayang-maligayang Doña nang makitang papeles na hinahanap nito. Kumunot naman ang noon ni Carrie na nakatingin dito. Umupo na rin si Doña Delilah sa kanyang harapan. Here, Carrie. Come on. Take this. Iniabot ni Doña ang isang papel sa dalaga. Nag-aalinlangan naman si Carrie kung tatanggapin ba nito o hindi. Hindi niya maintindihan ang ikinilos ng matanda, kaya tinanggap na lamang niya ang iniabot nito. Kontrata? Nanlalaki mga matang tanong ni Carrie. Yes, it is a contract, Carrie. You don't need to wash clothes every day dahil papangit lamang ang kamay mo. I want you to continue the remaining 2 years of your college. Papag-aralin kita. I will be your sponsor. Tila nabuhayan naman ang loob si Carrie sa sinabing iyon ni Doña Delilah. Gustong-gusto niya talagang makapag-aral ulit at matupad ang pangarap na maging nurse. Ngunit sa isip niya ay ano naman ang kinalaman ng kontratang ito na hawak niya sa pagpapaaral sa kanya ng matanda. Talaga ho? Papag-aralin niyo ho ako? Excited na tanong ni Carrie. Oo naman. At isa pa'y matanda na ako. Wala na naman akong ibang panggagamitan ng mga pera ko kaya itutulong ko na lamang ito sa'yo. At isa pa, gusto kita, Carrie. Alam kong mabuti kang babae katulad ng iyong ina na si Teresa. Nabukod tanging siya lamang ang nakatagal sa akin. Kaya tanggapin mo ng alok ko, iha. Para na rin naman ito sa inyong mag-ina. Tila unti-unting nakukumbinsa si Carrie sa mga sinabi ng Doña. Ngayon niya napatunayang tunay nga ang sinasabi ng iba sa kanya
na sadyang mabait si Doña Delilah at kahit na sobrang yaman na ay hindi pa rin siya mapagmataas at matapobre, hindi katulad ng iba. Pati para sa kanya naman ay wala namang mawawala kung tatanggapin niya ang offer. Wala ho ba kayong anak o apo? O kasama mo lang dito sa bahay na kapamilya niyo? Usisa ni Carrie. Actually, I have a son, and he is Dylan, sagot ng matanda. Naging interesado naman bigla si Carrie. Nasaan mo siya? Baka ho kasi mamaya ma-question na lang inyong padalos-dalos na desisyon na pag-aralin ako. Hindi naman maialis kay Carrie ang mag-alala dahil baka isipin ng iba na sinamantala niya ang katandaan ni Doña Delilah upang mapilit na pag-aralin siya. Kaya mas maigi sa kanya na malaman din ang ibang miyembro ng pamilya ang naging desisyon ng matanda. He's in his room, over there. Kita mo? Yung may something na nakasulat sa pinto ng kanyang kwarto? Gumuso si Doña Delilah upang ituro ang direksyon ng kinaroroonan ng anak na si Dylan. Sinundan naman niya ito ng tingin tapos ay tumangu-tangu na lamang. Ah, kita ko na po. Kanya po pala yung kwarto na yon. Aniya. Bumaling na muli ng atensyon ng matanda sa papel na hawak ni Carrie. You sign it, iya. Utos niya. Nagtaka naman si Carrie. Eto ho? Kailangan pa ho ba talaga ng kontrata? Utal na tanong ng dalaga. Yes, it is necessary. Para may contract of agreement tayo na mag-aaral ka ng mabuti at magtatapos ng pag-aaral sa loob ng 2 taon. Hanggang 2 taon lang yan, Carrie. Kapag nakatapos ka na, wala na yung visa. Kaya sign it now. That's for your own good. Pagpupumilit ni Doña Delilah kay Carrie. Sa kagustuhan niya makapagtapos ng pag-aaral ay wala na rin siyang nagawa kung hindi ang pirmahan ng kontrata. Bago niya pirmahan ay binasa muna niya ang nakasaad dito. Ngunit nakaligtaan niya ang nakasulat pa sa baba. Kaya pinirmahan niya na ito alang-alang sa pag-aaral niya. Nang matapos pirmahan ay binalik niya itong muli sa Doña. Ito po. Kinuha ito ng matanda at saka sinilip ang pirma. Bahagya itong gumiti at saka umangat muli ng tingin sa dalaga. This is good, Iha. You will have a brighter future ahead of you. I promise. Wala namang mapagsidla ng galak ni Doña Delilah at saka niyakap si Carrie. Kahit nawiwirduhan ay ginantihan niya rin ito ng isang mahigpit na yakap dahil sa likas na kabaitan ng matanda. I will give you a copy of this agreement, okay, Iha? I will give it tomorrow. Ang sekretarya ko na rin ang bahalang mag-enroll sa'yo. I am so excited for you, Carrie. Maraming salamat ho, Doña Delilah. Tamang-tama ho at sa 1 linggo ay pasok ka na. Akala ko talaga hindi na ako makakaabot dahil kulang na kulang po ang pang-ipon namin ni nanay. Hulog ho kayo ng langit sa amin, madam. Maraming salamat po. Masayang-masaya si Carrie na umuwi, bit-bit ang magandang balita para sa ina. Nay, nandito na ho ako! 1:00 ng hapon na kauwi ang dalaga dahil sa mahaba pa nilang kwentuhan ni Doña Delilah at pinagmerienda pa siya nito. Nadatna naman niya ang ina na nakatayo sa kusina at nagluluto ng hapunan. Oh, Carrie, nariyan ka na pala. Maupo ka na riyan. Paluto na rin itong gulay na niluluto ko. Sambit ni Ginang Teresa na pawang ayos na rin ang pakiramdam. Kaagad namang lumapit dito ang anak. Nay, anong ginagawa niyo? Baka humabinat kayo niyan. Ako nahuri yan. Kayo na hong maupo roon. Pilit inaagaw ni Carrie ang sandok sa ina. Pero pilit pa rin nagpupumigla si Aling Teresa. Ayos na ako anak. Huwag ka na mag-alala. At isa pa, sigurado akong pagod na pagod ka sa paglalaba. Kaya ikaw ang dapat na magpahinga dyan. Pasimple namang umisi si Carrie at saka isinandal ang kanyang balakang sa may lababo. Ah, sa totoo, hindi ho ako pagod, Nay. Nagtaka naman si Ginang Teresa. Anong ibig mong sabihin? Taka nitong tanong. Hindi ho ako pinaglaban ni Doña Delilah. Diretsyang sagot ni Carrie sa ina. Naging palaisipan naman sa Ginang ang sinabing iyon ni Carrie. Ha? Hindi ka naglaba?
Eh, anong pinagawa niya sa'yo? Sumandali itong huminto sa paghahalo ng niluluto. Tapusin mo muna yan, Nay. Tapos, ikukwento ko na sa'yo. Nawiwirdohan na si Ginang Teresa sa ikinikilos ng anak. Dumating kasi itong maligayang-maligaya na kulang na lamang ay mapunit ang mga labi sa pangisi. Kaya ramdam niyang may kakaibang nangyari sa mansyon. Kaya naging ganito na lamang kasayang anak. Nang makatapos magluto, ay tinulungan na ni Carrie ang ina na maghain ng pagkain at saka sabay ng umupo. Sinandukan na ng kanin ni Teresa ang anak at saka nag-umpisa na mag-usisa. Eh bakit ka nga ba hindi pinaglaban ni Donya, ha, Carrie? At bakit parang saya-saya mo yata ngayon? Mas lalong umiti si Carrie sa tuwing maaalala ang sinabi ni Donya Delilah sa kanya. Hindi niya ako pinaglaban ay, kasi may inalok siya sa akin na mas maganda. Ano naman yun? Papag-aralin niya ako na ng kolehiyo. Sasagutin niya lahat ng gastusin ko. Maging ang allowance at uniform ay sagot na rin ni Donya Delilah. Hindi naman makapaniwala si Ginang Teresa sa inanunsyong iyon ng kanyang anak. Batid niya na mabait talaga si Donya Delilah. At minsan lang magkagusto sa tao. At dahil kilala naman niya ang anak na matulungin, mabait at malambing, ay marahil ito ang dahilan kung bakit nagustuhan ito ng matanda. Talaga anak? Seryoso ba si Donya Delilah? Takang tanong ni Ginang Teresa. Mukha naman ho. Sa katunayan nga ho, may pinapirma siya sa akin kaninang contract of agreement na effective in 2 years habang nasa kolehiyo ako. Mawawala raw ang bisa nun kapag nakatapos na ako. Ano naman ang nakalagay sa agreement na yon? Binasa mo ba bago mo pirmahan? Usisa pa ng Ginang. Opo, binasa ko po bago ko pirmahan. Nakalagay lang po doon na bilang sukle sa kabutihan ni Donya Delilah ay kailangan kong mag-aral ng mabuti at matupad ang aking mga pangarap na maging nurse. Kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral. Sa ibinalitang iyon ni Carrie ay nagkaroon ng bagong pag-asang mag-ina na makakaaho na sila sa kahirapan. Sobrang laki ng pasasalamat nila sa kabutihan ng matanda. Isang gabi bago ang opening of classes ni Carrie ay pinapunta ng matanda sa mansyon si Carrie. Doon na rin siya pinagmumula ng pagpasok ng Donya para raw maihatid na ng sasakyan sa umaga. Pinayagan naman siya ni Teresa at sumang-ayon dito. Nang makarating siya sa mansyon ay nagtungo na kaagad ito sa terrace kung saan siya dati dinala ni Donya Delilah. Muli niyang nadaanan ang kwatong iyon ni Dylan na may nakasulat pa rin karatula sa pinto, ngunit gaya ng dati ay nilampasan niya lamang itong muli. Where's my medicine? Ang gamot ko nasa na? Buliw ng isang lalaki mula sa loob ng kwarto na kanyang nilampasan. Napabalikwas naman sa gulat si Carrie sa sigaw na iyon at sabay labas si Donya Delilah ng kwarto. He's mad again. Mabuti na lamang at narito ka na, Carrie. Come here. Pumasok ito sa kwarto ng matanda at saka nag-usisa. Si Sir Dylan ho ba yun? Yes, that's my son. He needs to take his medicine now because it's already 7 in the evening. Here, give it to him. Namutla naman ang dalaga sa utos ng matanda. Sa pagkakaalam niya ay may personal na caregiver ang lalaki, ngunit bakit sa kanya ngayon iniaabot ang gamot? Saglit lang ho. Bakit ho ako magpapainom sa kanya? Nagtaka namang tumingin ng matanda at saka kinuha muli ang kopya ng contract of agreement. Iha, hindi ba kasama yan sa pinirmahan mong kontrata? You will be my son's personal caregiver. Ito, did you read it? Muling ipinakita ni Donya Delilah ang kontrata kay Carrie at saka muling binasa ang nakasaad dito. Nang mapasadahan niya na ang tapat na kasunduan tungkol sa pagiging personal caregiver niya ng binata, ay biglang kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Pero parang wala naman ho ito nung nakaraan. Sigurado ho ba kayo, Donya Delilah? Oo naman. And I badly needed you right now. You know, I'm too old and weak para alagaan pa ang aking anak. He needs your help. I admit that natatakot na rin ako sa kanya dahil sa paiba-iba ng kanyang mood. But he's still my son. I just need someone na makakapagpapabalik ng dating sigla niya.
That's why I hired you. At naniniwala akong magagawa mo yon, Carrie. I trust you. Ramdam ni Carrie ang sinseridad sa mga mata ng matanda, ngunit hindi maialis sa kanyang mainis dahil pakiramdam niya ay nahihipnotismo lamang siya ng matandang nung una silang magkausap na may kapalit palang alok nito na pag-aralin siya. At ito ay magsilbi sa matapang at kinakatakutan ng lahat na si Sir Dylan. Please, Carrie, take this meds and give it to him. Sige na, pumunta ka na sa room niya. Bumagsak na lamang ang balikat ng dalaga at saka naglabas ang mabigat na hangin at wala na magawa kundi sundin ang donya dahil unang-una ay isa ito sa kasunduang permado niya. Oh, sige ho, pupuntahan ko na ho siya. Nagdadalawang isip man si Carrie na humakbang patungo sa kinaroroonan ng lalaki ay wala pa rin siyang pamimilian dahil nakasalalay dito ang pag-aaral at pangarap niya. Nang matuntun niya na ang harap ng silid, ay nagbuntong hininga muna ito at saka kumatok. Sir Dylan, maaari ho ba akong pumasok? Dala ko na ho ang gamot ninyo. Kabado niyang tanong. Ilang segundo rin siyang naghintay ng sagot mula sa loob, nang biglang gumalaw ang doorknob. Walang nagbukas at sumalubong sa kanya. Pero marahil, ito ang paraan ng lalaki para sabihin na pumasok na siya. Marahang pinihit ni Carrie ang doorknob at saka dahan-dahang pumasok na sa loob. Pagkapasok niya ay bumungad sa kanyang isang lalaki na katalikod na nakaupo sa wheelchair. Madilim ang buong silid. Tila ayaw ni Dylan ng liwanag. Magulo rin ang mga gamit at nakakalat ang ibang mga papel sa sahig. Sa isip niya ay wala talaga sigurong pinapapasok ang lalaki na ibang tao sa kanyang kwarto, maging ang mga katulong upang maglinis man lamang dito. Ilang sandali pa ay umimik na ang lalaki. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa dilim ng paligid. Liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay ng kinang sa buong kwarto. Tutunga nga ka lang ba riyan o ibibigay mo ang gamot ko? Supladong tanong nito. Napabalikwas naman si Carrie at saka lumakad na papalapit sa lalaki. Eto ho sir, inumin niyo na ho. Nang ilahat ng dalaga ang kanyang mga kamay sa gilid ng mukha ng nakatalikod na binata, ay nakaramdam ito ng mabilis na pintig ng puso dahil sa kaba. Tiningnan ng lalaki ang hawak ng dalaga at saka hinampas ang kanyang kamay na ikinaltalsik ng mga gamot sa sahig. Nagulat naman ang dalaga sa inasal ng binata. Maging ang kanyang braso ay namula sa pagkakahampas na iyon ni Dylan. Hindi ko na kailangan yan. Napakabagal mo. Lampas na sa oras ang pag-inom ko ng gamot oh. At saka bago ka? Then tell mom, I want a new one. Again. Get another one. And please tell her, huwag yung tatanga-tanga. Sa sinabing yun ni Dylan ay tila habol naman ang hininga ng dalaga na nasa kanyang likuran, nagalit na galit sa ginawa at sinabi nito sa kanya. Tila na wala ang takot na nararamdaman niya nang masaksihan niya na mismo ang pag-uugaling kinatatakutan ng mga kasambahay na nandito sa mansyon. Para sa kanya, oo, mahirap sila, pero kailanman ay wala sa bokabularyo nilang magpaapi sa kahit na sino. Kahit ikaw pang pinakamakapangyarihang tao. Lumuhod ito upang puntahan ang mga tabletas na tinapon ni Dylan at saka pinulot ito isa-isa. Napatingin naman sa kanya si Dylan na magkasalubong ang kilay na tila nagtataka sa ginagawa ni Carrie. Hindi niya masilaya ng maayos ang mukha ng dalaga dahil natatakpan ito ng mahabang buhok ng dalaga na nakaharang habang pinupulot ang mga gamot. Bingi ka ba? O talagang tanga ka? Balak mo pa talagang ipainom sa akin ng gamot na yan kahit madumi na? Lumayas ka nga sa harapan ko at baka kung ano na lang magawa ko sa'yo. Pambabanta pa ng binata sa kanya. Ngunit tila bingi ang dalaga na tuloy lamang sa kanyang ginagawa hanggang sa humarap na ito at nagsalita. Napatulala naman sa kanyang angking ganda ang supladong binata. Alam mo ba kung magkano to? Sa tingin ko ay higit na nasa 1,000 ang presyo nito. May ideya ka ba kung anong mabibili ng halaga na to ng mga mahihirap na kagaya namin para lamang pambara sa mga nagugutom naming mga sikmura? Kung walang halaga para sa iyo ang mga gamot na to,
Eh bakit nagpapakuha ka pa ng tao na mag-aalaga at mag-aaksaya ng oras sa'yo? Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa katapangang ipinamalas ng babae. Galit na galit si Carrie dahil hindi na makatao ang tuning sa kanya ni Dylan. Galit na galit siya dahil si Dylan mismo ang gumagawa ng paraan para maging habang buhay na sa ganoong sitwasyon. Anong pinagsasasabi mo? Anong karapatan mong sabihin sa akin yan? Matalim na nakatingin ang mapupungay ng mga mata ng binata sa nanlilisik ng mga mata ni Carrie. Kung nananawa ka na sa buhay mo, ipapaalala ko lang na may ina ka pang naghihintay sa'yo na muli kang bumalik sa dati mong buhay. Wala kang alam. At wala kang karapatan kung anong hindi at dapat kong gawin. Lumayas ka na. Hindi kita kailangan. Iaandar na sana ni Dylan ang wheelchair nang pigilan ito ni Carrie. Hindi. Hindi ako aalis. Kung inaakala mo na katulad ako ng ibang nagsilbi sa'yo na masisindak sa ugali mo, pwes ako hindi. Kung lahat sila sumuko na sa'yo, pwes ako hindi susuko sa'yo. Kung hindi mo kailangan ng tulong ko, pwes ako kailangan ko ng tulong mo. Kaya please, inumin nyo na po ang gamot nyo. Ilang segundo rin nakahawak si Carrie sa mga bisig ni Dylan. Kahit galit ay hindi pa rin naman maalis sa kanyang paghanga sa itsura ng binata. Mapupungay ang mga mata ng may mahahabang pilik mata, matangos ang ilong at makikipot ng mga labi. Tama nga ang rinig niya na bulong-bulungan. Nagwapo nga. Masama naman ang ugali. Sa hindi inaasahan ay tila na hipnotismo si Dylan at tinanggap ang iniabot ng dalaga na gamot at saka ininom ito. Sa dinami-rami ng nag-alaga at nagbantay sa binata ay tanging si Carrie lamang ang nakapagpainom dito ng gamot nang hindi sapilitan. Good! Bukas pagkatapos ng klase ko, babalik ho ako dito. Aayusin ko ang mga dapat ayusin sa silid mo. At huwag na ho kayong kumontra dahil parat ito ng trabaho ko. Magpahinga na ho kayo. Mauna na ako. Hanggang sa pag-alis ni Carrie ay tila nananatiling tahimik at nakapako na si Dylan sa kanyang kinalalagyan. Who the hell is she? Anong ginawa ko? Damn! Pulong ni Dylan na nakatingin pa rin sa pintuan kung saan lumabas ang dalaga. Pagkalabas naman ni Carrie ay dumiretso na ito kay Doña Delilah kasama ang ibang kasambahay. Sabi ko po sa inyo, Doña Delilah, hindi rin makakatagal si Carrie kay Sir eh. Sayang na naman ang gamot. Si Sir talaga. Sambit ng isang katulong na nandoon. Umimik naman si Doña Delilah. Ano, Carrie? Napainom mo ba? Pasensya ka na. Napasubo ka tuloy. Sige, akin ang gamot. Ako na lamang makikiusap sa kanya. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Pinahanda ko ng tutulugan mo. Mahinahong sabi ni Doña Delilah na may pagkadismaya. Wala ho akong maibibigay na gamot, sagot ni Carrie. Nanlaki naman ang mga mata ng mga kasambahay at maging si Doña Delilah sa pagtataka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Utal na tanong ng Doña. Wala na ho ang gamot dahil ho, nainom niya na. Hindi naman magkamayaw si Doña Delilah at ang kasama sa sinabing iyon ni Carrie. Hindi sila makapaniwala na mapapainom niya ng gamot ang binata, na hindi sumagi sa isip nila na magagawa ito ng dalaga dahil malupit talaga si Dylan at walang sinasanto. Ngunit dahil sa nangyaring ito, ay nabuhayan ng loob si Doña Delilah na muling magbalik ang dating Dylan na masigla at masayahin. Talaga? Abay, paano mo nagawa yun, iha? Abay, dati-rate eh. Lagay ng loob namin itong si Fez na sa tuwing lalabas ang caregiver sa silid ni Dylan ay laging luhaan. Pero ngayon, sa itsura mo ay tila walang bakas na nahirapan ka. Aba, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Maraming salamat, iha. Wala akong anuman, Doña Delilah. Masunurin naman ho pala si Sir Dylan. Sige po, magpapahinga na po muna ako. Nagpahinga na rin siya eh. Magpahinga na rin ho kayo.
Nakangiting tumalikod ng dalaga at saka iniwan ang dalawa sa may sala. Samantala, hindi pa rin mawala sa sistema ni Dylan ang nangyari kanina, lalong-lalo na ang dalaga na si Carrie. He couldn't imagine na mapapasunod siya nito. Sa isip niya ay, there's something within her na biglang nagpatiklop sa kanya. Aminado siya na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Simona, ang dati niyang nobya. Tila hindi na nga niya ito makalimutan dahil sa alaalang iniwan nito sa kanya, ang aksidenteng sumira sa buong buhay niya. Nang sumunod na araw, gaya ng pinangako ni Carrie, ay pupuntahan niya ulit ang binata. Kumatok muna siya at saka pumasok na sa loob. Good evening, Sir Dylan. Nandito na po ulit ako. Bungad ni Carrie sa binatang nakapwesto muli sa harap ng kanyang babasaging bintana. Ngunit katulad nung una ay wala pa rin itong nakuhang sagot mula sa binata. May dala si Carrie na isang mangkok ng corn soup dahil nabanggit ni Doña Delilah na paborito itong kainin ng anak. Inilapag niya ito sa may maliit na babasaging mesa malapit sa kinaroroonan ni Dylan. Nilampasan lamang ito ng binata ng tingin at nanatili pa rin nakatingin sa labas ng bintana. Hinila naman ni Carrie ang isang upuan at saka pwenesto sa gilid ni Dylan. Kain ka na, sir. Kailangan mong kumain para makabawi ka ng lakas. Napatingin naman si Carrie sa platong may lamang kanin at ulam na wala man lamang kabawas-bawas. Sa isip niya, marahil ito ay kanina pang tanghali at hindi na naman kumain si Dylan. Sige na, sir, kainin niyo na to. Hindi na nga ho kayo na nanghalian tapos hindi pa kayo maghahapunan. Sige na po, kain na kayo. Pagpupumilit ng dalaga, ngunit tila bingi pa rin si Dylan. Mahirap hamuin. Mahirap suyuin. Just give me my meds, then you can leave. Mariing utos nito sa dalaga. Mariing namang sinalungat ito ni Carrie. Ay, hindi po kayong pwedeng uminom ng gamot nang wala man lamang laman ng sikmura ninyo. At saka, hindi po ba kayo nadidiliman sa kwarto nyo? Mukhang uulan kaya walang gasinong liwanag ngayon ng buwan. Sabi pa ni Carrie. Hindi mo ba ako narinig? Iwan mo na lang ang gamot ko, tapos umalis ka na. Nagmamatigas pa rin si Dylan. Ilang taon na rin ang nakalipas buhat ng maaksidente, ngunit sariwa pa rin ito sa kanyang alaala. Mahirap pa rin umusad na akala ng lahat ay madali lang para sa kanya. Halos lahat ng naging caregiver niya ay nagmakaawa na sa kanya para lamang sumunod ito sa gusto ng tagapag-alaga. Ngunit ang totoo ay wala talagang tunay na nakakaunawa at nakakatagal sa kanya sa mga panahong ito. Maging si Doña Delilah ay hindi na rin malapitan ng anak dahil maging ito ay may pinagdadaanan na rin. Madalas na nakakalimot, tanda ng sakit na Alzheimer's. Pilitin man at gustuhin man ni Dylan na tulungan ang sarili, ngunit wala na siyang nararamdamang lakas, maliban sa awa at habag. Narinig ko kayo, hindi po ako bingi. Iiwan ko lamang po ang gamot na to, kung kakainin niyo ang aking niluto para sa inyo. Kapag sumubo kayo kahit ilan, maaari na kayong uminom ng gamot. Kahit kaunti lang po, para magkalaman man lamang ang sikmura ninyo. Ngunit kahit anong pilit niya ay nakatulala pa rin sa kawalan si Dylan. Sa mga puntong ito ay tinitigan ni Carrie ng maigi ang itsura ng lalaki. Tunay na napakagwapo niya. Mukhang anghel ang itsura. Gusto niya mag-usisa kung ano ba talagang pinagdadaanan ng binata, ngunit baka lalo lamang itong magalit. Nakaramdam siya ng awa. Hindi dahil sa kalagayan ng mga paa ng binata, kung hindi dahil sa sarili niyang tila nakakulong pa rin sa pait ng nangyayari sa nakaraan. Huminga ng malalim si Carrie. Sige po, iiwan ko na lamang dito sa ibabaw ng mesang gamot nito. At itong soup. Lalabas na po muna ako para mas makakain kayo ng maayos. Maiwan ko muna kayo. Nag-usa nang umalis si Carrie at ayaw munang biglain pa ang binata. Wala naman siya nakuhang tugon at tuluyan ang lumabas. Hanggang sa mga lumipas ang mga araw ay ganun pa rin ang trato ni Dylan sa dalaga. Para pa ring hangin na nilalampasan lamang ang mga ginagawa at sinasabi. Isang umaga ay nagtungo si Carrie sa silid ni Dylan. Sinamantala niya ang araw na ito dahil wala siyang klase.
Anong ginagawa mo? Napansin ko po kasi na nagbago na yung amoy ng buong silid. Lilinisin ko lang ng kaunti. May dalang mga panlinis si Carrie at saka malayang iginalawang katawan upang linisin at ayusin ang buong lugar. Napailing na lamang si Dylan at tinuon na lamang atensyon sa librong binabasa. Hindi naman niya maiwasang mapatingin sa dalaga. Sa una lang yan. Sabi niya sa kanyang isip at saka tumingin na ulit sa libro. Maaga ngayon kaya mas maliwanag sa kwarto. Nang matapos si Carrie sa paglilinis ay umupo muna ito sandali sa may pasimano ng bintana. Ang ganda ng panahon. Malapit nang mag-summer. Gusto mo bang lumabas? Diretsong tanong ni Carrie kay Dylan na pawang walang pakialam sa sinasabi niya. Whatever. Sagot ni Dylan. Ano? Tara! Ako bahala sa'yo. Kahit saglit lang. Para maarawan ka naman. Hindi ba malinaw sa'yo na ayoko nakausap? O talagang nagtatanga-tangahan ka lang? Oo, tama ka. Siguro nga, tanga ako. Tanga ako dahil nandito pa rin ako at sinusuyo ka. Kahit ayaw mo naman sa'kin. Ang tanga ko, no? Pero yun ang katangahan na gusto ko. Yung proud pa ako dahil alam ko may kubuluhan ang ginagawa ko. Tumingin si Carrie sa may bintana. Simula nang mawala si tatay dahil sa aksidente, nawala na rin ang gana si nanay. Yun yung time na akala ko hindi na namin malalampasan. Ilang taon ko rin hindi makausap si nanay dahil syempre, nawalan kami ng padre de pamilya at naging mahirap para sa amin ang umusad. Pero hanga ako kay nanay. Sa kabila ng mga pinagdaanan namin, yung pangungulila niya kay tatay, naramdam ko hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa kanya. Nananatili pa rin siyang matatag. Lumalaban pa rin siya. Ngumingiti at nagpapatuloy. Siyang pinakahihinahangaan ko sa lahat. Nangingilid ang mga luha ni Carrie habang kinukwento ang kanyang nakaraan. Hindi niya namamalayang nakatitig na rin sa kanya si Dylan. Ngumingiti siya, pero sa loob niya, nadudurog na siya. Paano niya nagagawang magpanggap sa nararamdaman niya para lang masabi sa sarili niyang malakas siya at okay siya? Sa tingin mo ba, mababago ng isang ngiti lamang ang malalim na sugat na nakaukit sa kanyang puso? Ganun ba yung gusto mo? Yung magpanggap sa tunay na nararamdaman, masabi lamang na matapang ka? I guess, I wouldn't be like that. Pasimpleng umisi si Carrie. Sa tingin ko, nahihila ka na masyado ng mapait na nakaraang nangyari sa'yo. At tila nakalimutan mo na yung isang bagay. Sa mga sinabi mo, tila nakalimutan mo na rin ang pagmamahal. Maaaring nagpapanggap lamang ang nanay ko sa nararamdaman niya pero hindi yun ang hinahangaan ko sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang buhay at lumaban para sa nag-iisang dahilan niya para magpatuloy. At yun ay ako. Kaya siya lumaban kahit durog na siya dahil sa akin. Handa siyang labanan ng lungkot at maging matapang para sa akin. At yun ang hinahangaan ko sa nanay ko. Ikaw, Sir Dylan, wala na ba talaga natitirang mahalaga sa'yo para magpatuloy? Maging ang iyong ina na si Doña Delilah, di na ba siya mahalaga sa'yo para lumaban ka at mas maging matatag? I guess my mom wouldn't be like that. Sa sinabi niya ni Carrie ay tila natauhan si Dylan. Buong buhay niya, pinako niya ang sarili sa wheelchair na kinauupuan niya. Kinulong niya ang sarili sa apat na sulok ng kanyang madilim na silid. At itinali niya ang sarili sa pait ng kahapon na nangyari sa kanya. Kalahati ng kanyang isip ay nagsasabing huwag makinig kay Carrie. Ngunit ang kalahati naman ay nagsasabing tama nga ito. He still have his mom. Ni hindi niya nga ito nakakamusta o nakakausap man lamang. Napako na siya sa hindi purong pagmamahal kay Simona. Di wala na siyang ideya kung ano nang pinagdadaanan ng ina. Dahil nalaman na siya ng puot at galit sa kanyang puso. Carrie's right. Hindi dahilan ng kanyang pagkalumpo para
pati ang mga mahal niya sa buhay ay magdusa sa mga nangyari. Simula nung araw na yon na nakapag-usap sila ni Kari ay hindi na rin mawala ang dalaga sa kanyang buong sistema. Nung una ay binilangan pa niya ito ng oras o araw kung hanggang kailan at saan ito makakatagal. Inasahan niya na katulad din ito ng ibang mga caregiver na naglakas ng loob na alagaan siya, pero mabilis din naman natitiklop at susuko. Pero nagkamali siya. Iba si Kari. Iba sa mga nakilala niya. Ito ang kauna-unahang babae na nagtagal at nagtiyaga sa kanya. Habang lumilipas ang araw ay natutokso na si Dila na bigyan ng sarili na makausad. Dahil tama si Kari, hindi dapat siya magpakalugmok sa nakaraan. Dahil may nag-iisang tao pa rin na umaasa sa kanya. Walang iba, kundi ang kanyang inang si Doña Delilah. Sir, ito na pong pagkain ninyo. Iwanan ko na lang dito sa mesa. Iiwanan ko na rin tong gamot ninyo. Mauna na ako. Tawagin nyo na lang ho ako kapag may kailangan pa kayo. Matabang na sabi ni Kari sa binata habang si Dila naman ay nagkukunwaring abala sa pagbabasa ng libro at kunwaring hindi narinig ang sinabi ng dalaga. Pagkalabas ay nilingon ni Dila ng pinto at napagtantong lumabas na nga si Kari. Hanga siya sa tatag at ibay ng dalaga sa kanya. Kahit ilang beses niya itong ipinagtabuyan palayo sa kanya, ay nanatili pa rin ang babae sa kanyang tabi upang tulungan siyang makabawi muli at magkaroon ng bagong pag-asa. Para makabawi ay lumapit na si Dilan sa may mesa at saka nahihiyang kainin ang inihandang pagkain sa kanya ni Kari. Pagmuya niya ay pasimple siyang napangiti dahil kuhang-kuha ni Kari ang gusto niyang luto ng corn soup. Sa isip niya marahil ay itinuro na ni Doña Delilah ang paraan ito ng pagluluto sa dalaga. Nang sa ganon kahit nawala ng ina, ay may gagawa pa rin ito para sa kanya sa katauhan ni Kari. Matapos ang ilang oras ay bumalik ng muli si Kari sa loob ng silid ni Dilan upang magdala naman ng prutas. Sir? Napahinto naman ito nang makita ang ubos na ang laman ng mangkok na pinaglagyan ng corn soup na dala niya kanina. Bahagya siyang napangiti dahil sa wakas ay unti-unti nang nakakausad si Dilan. Ipinatong niya muli ang mga prutas sa may mesa. Iiwan ko na lang ulit dito ang mga prutas. Kainin mo para makabawi ka ng lakas. Itong orange, ubusin mo para sa vitamin C. Sige, lalabas na ako. Tawagin mo na lang ulit ako. Bago pa man niya matuloy ang sasabihin, ay dinugtungan na kaagad ito ni Dilan. Maganda ba ang panahon sa labas? Parang gusto kong magpahangin. Hindi naman mawari ni Kari ang nararamdaman. Tuluyan ang lumuwag ang mga ngiti nito at saka lumapit sa binata. Nagulat naman si Dilan sa inasal ni Kari na inilapit ang mukha sa kanyang mukha. Dahil marunong ka ng kumain at magsalita, may isa pa akong ituturo sa'yo. Pero sa ngayon, gagawin ko munang hinihiling ng aking senyorito Dilan. Masaya nakaharap si Kari sa mukha ng binata. Hindi alintana kung anong iisipin ng binata sa kanyang inasta. Inayos ni Kari ang wheelchair ni Dilan at saka nagtungo na sa labas ang magkasama. Sa unang pagkakataon ay masisilayan ng muli ng mga naroroon si Dilan na wala sa kanyang silid. Tila hindi naman mawari ng binata ang kanyang nararamdaman dahil sa nakalimutan niya ng pakiramdam na ganito. Yung mapapasunod muli ang kanyang puso ng isang babae lamang. Dilan, anak? Maluhaluhang tawag ni Doña Delilah sa anak. Gustong umiti ni Dilan sa ina, ngunit tila ipinagdadamot pa rin niya ito sa sarili niya. Hindi pa niya maibigay ng buo ang sarili sa mga taong kinalimutan niya para lamang kay Simona. Naunawaan naman ito ni Doña Delilah at ang mahalaga sa kanya ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang anak sa nangyaring trahedya. Namiss mo? Nakangiting tanong ni Kari kay Dilan habang mabagal na tinulak ang wheelchair nito papuntang garden. Medyo? Hindi siguradong sagot ni Dilan. Bakit naman medyo lang? Hindi mo ba namiss ang sarap ng dampi ng hangin? Mas masarap kaya to kaysa si aircon. Hindi mo ba namiss ang mga tao rito sa labas? Ang mommy mo? Sunod-sunod na tanong ni Kari kay Dilan, sabay umupo sa may bench na nandoon. I'm trying, pero hindi ganun kadali. I want to take this again step by step. Ayokong biglain.
Basta kong simulan ulit. Pero, yung hindi na katulad ng dati. Tahimik naman na nakikinig sa kanya ang dalaga. Habang nagsasalita si Dylan sa bawat salitang bigkasin nito, tila unti-unting nagiging interesado si Carrie na marinig pa ang mga ikukwento pa ng binata. You can do it. Tama yan. Hinay-hinay lang muna. Ang mahalaga ngayon, unti-unti mo nang napapalaya ang sarili mo sa kalungkutan. Nandiyan naman ang mommy mo. Siya ang gawin mong inspirasyon para lumaban at magpatuloy. Naniniwala ako, magiging maayos din sa'yo ang lahat. Tumitig naman si Dylan kay Carrie. Nagsalubong ang kanilang mga paningin. Punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Nga pala, bukas may pupunta ritong therapist. Kailangan mo mag-undergo ng therapy para mas mabilis ang recovery mo. Sabi nila, ilang beses ka na raw pinuntahan ng therapist. Pero ilang beses ka rin tumanggi. Pero dahil nandito na ako, kailangan mo nang sumunod. Hindi na pwedeng ikaw ang masusunod, okay? Gagawin natin to para sa'yo. Punong-puno ng pag-asa ang mga salitang iyon ni Carrie na lalo namang ikinalakas ng loob ni Dylan. Hindi naman maintindihan ni Dylan sa sarili kung bakit bigla na lamang siyang lumambot ng ganong kabilis. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Dahil kay Carrie. Nagbago ang lahat at handa na siyang ipagpatuloy muli ang buhay na huminto dahil sa pagmamahal niya kay Simona. Sir Dylan, nandito na po ang therapist! Bungad ni Carrie kasama si Doña Delilah at ang professional therapist na magte-therapy kay Dylan. Good morning, sir. I'm Krisa at ako pong magte-therapy sa inyo. Magalang na bati ni Krisa, isang therapist. Hindi naman makatingin dito ng diretso si Dylan dahil sa postura ng therapist na hindi maitatangging maganda at sexy ang katawan. Kaya tumango na lamang siya. O siya, Sir Dylan. Mauna na ho kami. Iwan muna namin kayo dito ni Miss Chris. Mabilis na hinawakan ni Dylan ang mga kamay ni Carrie. No, you stay here. Huwag kang aalis. Utos nito kay Carrie. Sabay nagkatinginan naman sila ni Doña Delilah. Anak ko talaga. Siya, sige na, Carrie. Maiwan ka na rito. Ipapaasikaso ko na lang din kay Feng panahalian natin, iho. Sobrang saya ko ngayon na makita kang ganyan, Dylan. Nagbigay ng isang maluwag na ngiti si Doña Delilah sa anak na si Dylan. Hindi matatawaran ang galak na nararamdaman niya ngayon sa nagiging improvement ng kanyang anak. Nang makalabas si Doña Delilah ay naiwan na lamang sa silid si na Dylan, Carrie at Krisa. Sir, hahawakan ko pong hita ninyo, ha? Bahagi po ito ng therapy. Napataas naman ang kilay ni Carrie sa narinig. Ibinaling niya sa ibang atensyon at pansin naman ito ng binata. Nang hahawakan na ng therapist sa mga paa ni Dylan, ay siya ka naman ito nagpumiglas. Stop! Mabilis namang napatingin sa kanila si Carrie na parang girlfriend na nagbabantay sa kanila. Lumapit si Carrie sa dalawa. Anong problema, Sir Dylan? Hindi pa nga siya nakakapagsimula eh. Nagtatakang tanong ni Carrie sa binata. You can leave now, Krisa. Hindi ko na kailangan ng therapist. Nagsalubong naman agad ang kilay ni Carrie. Ano? Kailangan mo to, di ba? Napag-usapan na natin to. Mariin sabi ni Carrie. Yes, pero you don't have to hire another because I already have one. Ha? Huh? Ikaw? Ikaw ang therapist ko. Carrie, you can do that for me, right? Tila nalaglag naman ang panganang dalaga sa narinig na hindi nga siya makatingin sa dapat gagawin kanina ni Krisa. Ang hawakan pa kaya ito mismo sa kanyang mga hita? Bigla namang namula si Carrie sa mga sandaling yon. Sige na, maaari ka nang umalas, Miss Krisa. Don't worry. I will still pay you for the disturbance I've caused. Samahan mo na siya sa labas, Carrie. Hindi na nakaimik pa ang therapist sa naging padalos-dalos na desisyon ng binata. Nang makaalis ang babae, mabilis na itong bumalik sa kwarto. Sir Dylan, ano yun? Bakit mo pinaalis ang therapist mo? Nakapamewang na tanong ng dalaga. I don't like her. I don't want her to touch my body.
natural nahahawakan kanya kaya nga therapist eh. Eh bakit ba? Eh ikaw ang gusto kong gumawa nun sa akin eh. Ikaw lang ang binibigyan ko ng karapatan na humawak sa akin. Suplado ang dating pero nakaramdam ng kaunting kilig si Kari sa sinabi ni Dylan. Kahit papaano naman ay may alam si Kari sa ganito. Ngunit tila kinakabahan siya sa gagawin. Bigla siyang nakaramdam ng ilang sa katawan. Ngunit wala siyang choice kundi ang sundin ng amo. Nakarating din kay Doña Delilah ang naging desisyon ito ni Dylan at mas lalong nakaramdam ng galak ang matanda. Hindi naman malaman ni Kari kung saan at papaano sisimula ng therapy. Huminga siya ng malalim habang nakaluhod sa harapan ng binata. Are you nervous? Taas kilay na tanong ni Dylan sa kabadong si Kari. Hindi. Bakit naman ako kakabahan? Eh, may experience na ako sa ganito. Eto, umpisahan ko na. Mild lang muna. Okay, ayusin mo ha. Sa'yo nakasalalay ang mabilis kong pagaling. Paghahamon pa ng binata. Inumpisahan na ni Kari na i-massage ang bandang binti ng binata. Noong una ay nabigla ito sa sakit. Ngunit kalauna ay nagiging maginhawa na rin ang kanyang pakiramdam. Halos araw-araw silang ganito para sa mas mabilis na pagaling ni Dylan. Oh, dahan-dahan muna ha. Huwag kang mag-alala. Hawak kita. Nasa may garden silang dalawa at inuunti-unti na ni Kari na itayo si Dylan. Ilang beses siyang napaupo pa rin dahil nangangatog pang tuhod. Hanggang sa wakas ay nagawa na rin nila ito. Naluluha namang nakamasid si Doña Delilah at Manang Fe sa nagiging pagbabago ng anak sa tulong ni Kari. Sa isip ng matanda ay hindi siya nagkamali ng pagpili kay Kari. She is perfect for Dylan. Nakakatayo na ako! Namamahang banggit ni Dylan habang nakahawak sa mga kamay ni Kari. Hindi naman mapigilan ang dalaga na makapagbigay ng isang maluwag na ngiti sa nasasaksihan niya ngayon. Para mas masana yung binata ay unti-unting kinakalas ni Kari ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak sa mga kamay ni Dylan. Ah, anong ginagawa mo? Utalat kabadong tanong ni Dylan kay Kari. Sige lang, kaya mo yan. Pagpapalakas niya ng loob sa binata. Matalim silang nakatingin sa kamay ng isa't isa hanggang sa tuluyan ng maghiwalay ang kanilang mga kamay. Ilang segundo rin nakatayo ng solo si Dylan. Ngunit ang segundong yon ang tuluyang makakapagpabago ng kanyang buhay. Habang nakatayo ay hindi niya na namamalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Iniangat niyang tingin kay Kari at bumanggit ng salitang, "Salamat." Nabunutan naman ang tinikang dibdib ng dalaga sa salitang yon. Bagkos ay ngumiti na lamang. Ilang segundo matapos noon ay bumalik ng muli sa pagkakaupo si Dylan. Hindi siya makapaniwalang nagawa niya. Hindi niya akalaing kaya pala niya. Because of Kari, his vision in life has changed. Hindi man sa plano niya, ngunit ayaw niya nang mawala pa sa magandang nangyayari sa kanya ngayon. Nang mga sumunod na araw ay sinimula na rin tulungan ni Kari ang binata na makalakad. Unti-unti na itong nakakahakbang, hanggang sa tuluyan na itong makalakad. Habang nasa terrace, lumapit si Dylan sa dalaga. Kari, mahinahong tawag nito. Hmm? Tugon naman ni Kari. Thank you. Naluluha nitong sabi. Gumiti naman si Kari. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Actually, ikaw naman talaga ang tumulong sa sarili mo na makabangon muli. Dahil sa pagtulong mo sa sarili mo, nakalakad ka ulit. Nakangiti nitong sabi. Hindi ko to magagawa kung hindi mo pinalakas ang loob ko. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Salamat sa pagtsatsaga at paulit-ulit na pagpapaalala sa akin na lahat ay maaaring mabago ng pagmamahal. You taught me how to be stronger. Kailan man ay hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil na natili ka. Siguro kung hindi kita nakilala, nandun pa rin ako sa magulo at madilim na apat na sulok ng kwarto ko. At nagmumukmok at paulit-ulit na aalahanin ang nakaraan. Kaya maraming salamat, Kari. I owe my life to you.
Damang-dama ni Kari ang pagtatapat ng binata. Hindi niya maipaliwanag ngayon ang nararamdaman sa binata. May kung ano sa kanya na parang ayaw nang tumigil sa pagtulong dito. Parang ayaw niya nang lumayo pa sa binata. Hanggang sa marahang inilapit ni Dylan ang kanyang mga labi sa mga labi ni Kari. Hindi makikitaan ang pagtutol si Kari dahil pawang gusto rin niya kung ano man ang binabalak ng lalaki. Ilang saglit pa ay naglapat na rin ang kanilang mga labi at dinamaan kung anong meron man sa damdamin nila ngayon. Sorry. Paumanhin ni Dila nang magkalas na sila sa pagkakahalik. Bakit ka nagsosorry? Nabigla yata kita. Okay lang sa akin yan. Hindi mo kailangan magsorry. Umupo na lang sila na magkatabi sa my couch. Nga pala, pwede ko bang malaman kung anong naging dahilan kung bakit ka na-aksidente? Tanong ni Kari habang nakahilig ang ulo sa balikat ni Dylan. 4 years ago, naghiwalay kami ng ex-girlfriend ko na si Simona. She broke up with me just because of another guy. Mahal na mahal ko si Simona. Halos sa kanya lamang umikot ang mundo ko. Ni sariling pangarap ko ay kinalimutan ko na just for her. Binigay ko sa kanya lahat. Lahat-lahat, Kari. Lahat na halos wala nang matira pa para sa sarili ko. Bala ko nang mag-propose sa kanya eh. Pero buti na lang at hindi natuloy. Nahuli ko siya with another man. Doon mismo ay inamin niya sa akin ang totoo. Dahil no choice na siya. Huling-huli ko na siya. Kaya nagdesisyon siya makipaghiwalay na rin sa akin. Alam mo ba, sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, sinabi ko sa kanyang handa akong kalimutan ang nakita ko. Ako lang ang piliin niya. I even kneeled down in front of her para magmakaawa. Pero ayaw na niya. Hindi na raw niya ako mahal. Kaya yun, after noon, nagpakalasing ako. Sinira akong buhay ko. Nagpakalango ako sa alak hanggang sa maaksidente yung minamaneho kong sasakyan. Kaya nalumpo ako dahil pa ako ang may pinakamalalang tama. Hindi naman makapaniwala si Kari sa kanwentong iyon ni Dylan. She couldn't imagine na ganun kagrabing magmahal si Dylan. Lahat ay handa niyang kalimutan para sa isang babae lamang. Nagpakababa siya at handang lunukin ang pride. Kapalit lamang ng pagpili sa kanya ng babae. But Simona doesn't deserve him. Dylan is a good guy and genuine-hearted. Nagmahal lang siya at yun lang naging pagkakamali niya. Ang pagmamahal ay binibigay ng tama. Hindi kulang at hindi sobra. Dapat balanse lang. Dahil lahat ng sobra ay maaaring humantong sa isang hindi kaaya-ayang bagay na maaaring pagsisihan sa huli. Grabe. Tangi na isagot ni Kari. Grabe kang magmahal. Dugtong pa nito. Swerte niya. Dahil siya lang minahal ko ng ganun. Pero ngayon, sisiguraduhin kong ibibigay ko na to sa taong alam kong mas mamahalin ako. Tumingin si Dylan kay Kari. Kari, I like you. Would you give me a chance na mas makilala ka pa? Seryoso nitong tanong sa dalaga. Hindi sigurado si Kari sa kanyang isasagot, ngunit alam naman niyang sigurado ng puso niya. Hindi na lang niya gusto si Dylan. Sa tingin niya, ay mahal na rin niyang binata. Dadayain ko lamang ang aking damdamin kung sasabihin kong hindi kita gusto. Sa tingin ko ay mahal na din kita, Dylan. Pero nag-aalala akong malaman ito ni Doña Delilah, baka kasi hindi niya matanggap. Nag-aalala lang sabi ni Kari. Ako nang bahala kay Ma'am. Halata namang gusto ka rin niya. Ayaw kitang itago sa lahat. Gusto kitang ipagmalaki. Wika ni Dylan. Pero baka hindi sumang-ayon dito ang mommy mo. O marahil ay gusto niya ako. Pero bilang caregiver mo at hindi kasintahan mo. So, what's your plan? Itago na lang muna natin sa ngayon kung okay lang sa'yo. Utal na tanong ni Kari. Yan ba talaga ang gusto mo? Tanong ni Dylan. Oo,
Okay. Let's keep our relationship private then. Simula ng araw na yon ay hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Buong akala pa rin ni Doña Delilah ay umaasta na lang si Carrie bilang caregiver na ngayon ay bilang nobya na ng anak na si Dylan. Hanggang sa bumalik ng muli ang binata sa kanilang kumpanya. Dahil sa aking kagwapuhan ay halos lahat ng kanilang empleyadong babae ay nagkakagusto sa kanya. Hindi naman akalain ni Carrie na ganito kalakas ang appeal ng nobyo, lalo pa kapag nakasuot na ito ng itim na tuxedo at necktie. Mas nangibabaw ang kagwapuhan niya ngayon. Kapag walang klase si Carrie ay sumasama ito kay Dylan sa office bilang caregiver pa rin niya. Good morning, Sir Dylan! Kinikilig na bati ng ilang mga kababaihan doon. Napapataas naman ang kilay ni Carrie sa mga babae na halatang naiinis sa mga babaeng yon. Samantala, gustong-gusto na ni Dylan hawakan ang mga kamay ni Carrie, ngunit hindi pwede dahil ito ang gusto ng dalaga, ang patagong relasyon. Pagkapasok sa office ay nalilisik ang mga mata ni Carrie na nakatingin kay Dylan. Sandali namang sumandal si Dylan sa kanyang babasaging table at saka gumisi sa dalaga. What? Bakit ganyan makatingin ang girlfriend ko? Pangaasar ni Dylan sa nobya. Hinaan mo ang boses mo, baka may makarinig. Naiinis ako sa mga empleyado mo. Lalong napahagikik pa si Dylan sa inaasta ng nobya. Bakit naman? Anong problema sa mga empleyado ko? Ngumuso naman si Carrie na animo isang bata na nagtatampo. Eh, hindi ko gusto yung mga tingin nila sa'yo. Huwag kang lalapit sa kanila, ha? Are you jealous? Diretsang tanong ni Dylan sa nobya. Hindi naman kaagad nakasagot ang dalaga pagkos ay nanahimik muna ito. Wala namang alinlangang lumapit si Dylan kay Carrie upang yakapin ito. Magpupumiglas pa sana ang dalaga ngunit pinigilan na ito ni Dylan. Hindi mo maamin pero alam ko nagsiselos ka. You can say na nagsiselos ka. Wala namang masama doon. Pero one thing na gusto kong malaman mo. I will never do anything na ikakaselos mo. Yung mga tingin nila na sinasabi mo, hindi ko na kontrolado yon. Pero I will assure you na hindi ako gagawa ng ikasiselos mo. Okay? Hinawakan ni Dylan ang mga pisngi ng dalaga at saka ninakawan ito ng halik. Mabilis namang kumala si Carrie dahil sa pag-aalala lang baka may makakita sa kanila. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang setup nila. Patagong relasyon. One time ay biglang pupunta si Carrie sa office ng nobyo upang dalhin ang mahalagang papeles na pinadala ni Doña Delilah na naiwan ng binata. Masaya itong pumunta roon upang isurpresa ang nobyo. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay siya palang masusurpresa. Sa may parking na malapit sa fire exit, naisipan ni Carrie na dumaan dahil baka makita agad siya ni Dylan. Doon ay nagulat siya sa nakita. Nasa may fire exit si Dylan na may kahalikang babae. Nanlumo ang itsura ng dalaga na makita ang tagpong yon. Mabilis na lumuo ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa kakaibang sakit na nadarama. Sa halip na lapitan ng mga ito, ay pinili na lamang ni Carrie na umalis at umuwi. Umiiyak siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Pinili niyang hindi na bumalik sa mansyon dahil ang isip niya ay ginamit lamang siya ng binata, pinaglaruan at sinaktan. Na hindi tunay lahat ng mga sinabi nito sa kanya, na ginamit lamang siya noong mga panahong nalulugmok siya. Kailanman na hindi sumagi ito sa isip ni Carrie na sasaktan siya ni Dylan dahil pinanghawakan niyang pinangako nito na hinding-hindi ito gagawa ng ikakaselos niya. Ngunit sa nakita niya kanina, ay tila binali na kaagad ng binata ang pangakong yon, lalo pa na meron ang nangyari sa kanila, na ibinigay na rin niya sa binata ang lahat. Kaya lubos ang paghihinagpis niya ngayon. Sinamantala ni Carrie na hindi pa nakaka-uwi si Dylan sa mansyon dahil sa mga business meeting nito at out of town. Kaya nagtungo rin ito upang kuhanin ang iba niyang mga gamit at upang makapagpaalam na rin ng formal kay Doña Delilah. Ngunit kilala niyang matanda. Hindi siya basta-basta nitong papayagang umalis nang walang sapat na dahilan kung kaya't gumawa siya ng paraan. Carrie, padalos-dalos naman yata ang desisyon mo. Hintayin muna natin ang pag-uwi ni Dylan. Pauwi na rin yon.
Sambit pa ni Doña Delilah kay Carrie habang nakatitig sa kasama nitong doktor. Hindi ko na ho siya mahihintay, Doña Delilah. Patawarin niyo ho ako sa naging desisyon ko. Buo na ho ang loob ko at nagpapasalamat ho ako sa mga naitulong niyo sa akin. Ikakasal na ho kami ni Chris. Kaya nga kailangan ko na hong sumama sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang matanda sa sinabi ni Carrie. Wari nagtataka siya dahil buong akala niya ay nagkakamubutihan ng anak na si Dylan at Carrie. Kaya ganito na lamang ang naging reaksyon ng matanda sa sinabi ng dalaga. Sigurado ka ba sa desisyon mo, iha? Seryoso nitong tanong sa dalaga. Opo, mahal ko ho si Chris. Kaya handa akong talikuran ang lahat para sa kanya. Patawarin niyo ho ako, Doña Delilah. Sa loob ng maikling panahon na kayo ay nakasama, itinuring ko na kayong pangalawa kong magulang. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Carrie. Napamahal na ho kayo sa akin at kayong kauna-unahang tumanggap at nagtiwala sa kakayanan ko. Hinding hindi ko kayo makakalimutan. Tatanawin ko ho itong isang malaking utang na loob. Mahigpit na niyakap ni Carrie si Doña Delilah nang lumuluha. Humarap sa kanyang matanda. Isa kang mabuting bata, Carrie. Matayog ang mga pangarap mo at may mga natatanging bagay na meron ka na wala sa iba. You're special and one of a kind. Napamahal ka na rin sa akin, iha. Hindi kita makakalimutan. Tandaan mo yan. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Muli itong niyakap ng matanda ng puno ng pagmamahal. Ilang sandali pa ay hindi na rin siya nagtagal at mabilis nang umalis sa lugar. Nang makalayo-layo na sa mansyon ay doon na naghiwalay sina Chris at Carrie na magkaibigan lang pala. Bumalik nang muli si Carrie sa kanilang bahay habang hinihintay na siya doon nang inang katatapos lamang mag-impake. Handa ka na ba, anak? Sigurado ka na ba? Hindi mo man lang ba papakinggan ang mga paliwanag ni Dylan? Mahinahong tagot ng ina. Hindi na, hunay. Sapat na hong paliwanag yung nakita ko. Ayoko na rin siyang makita dahil lalong sumasakit at lumalalim yung sugat. Inahon ko siya sa kanyang pagkakalunod na hindi ko namamalayang ako na palang lumulubog. Ang sakit, nay. Ang sakit-sakit. Hindi ko matanggap. Para sa akin bumalik yung paghihinagpis niya noong panahong nakalubog pa siya. Ganyan talaga ang nagmamahal, anak. Kailangan mong pagdaanan yan para mas matibay ka na sa susunod. Kung ang iniisip mo ay ang sasalba sa'yo sa mga panahon ngayong nalulunod ka, gusto kong malaman mo na nandito si nanay. Ako ang magsasalba sa'yo. Mahal na mahal kita, Carrie. Ikaw ang aking naging kahinaan at lakas. Ikaw ang nag-iisang dahilan kung bakit mas pinili ko magpatuloy at lumaban dahil sa'yo. Ikaw ang sumalba sa akin, anak. Kaya ngayon, ito na ang pagkakataon ko upang makabawi sa'yo. Niyakap ni Carrie ng mahigpit ang ina. Umiiyak pa rin siya ng tuloy-tuloy dahil sa sakit na nararamdaman ngayon. Mahal pa niya si Dylan, pero nasasaktan siya at ngayon lamang nasaktan ng ganito ang kanyang puso. Bumalik sila sa Mindoro kung saan talaga sila nakatira. Samantala, sa mansyon naman ay dumating na si Dylan. Kahit hindi pa nakakapagpahinga, ay mabilis nitong tinakbo ang taas kung saan naroroon ang kwarto ng nobyang si Carrie. Alas 9 na ng gabi at alam ni Dylan na walang klase ngayon ng nobya, kaya ito kaagad ang kanyang hinanap. Nang makapasok siya sa silid ng nobya ay wala na halos lahat ng gamit nito. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Dylan na sa mga oras na yon, kung kaya't mabilis siyang nagtungo sa kanyang ina. Mom, where's Carrie? Wala siya sa kwarto niya. Wala rin ang mga gamit niya. Huminga naman ang malalim ang matanda at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag sa anak. Minsan ang nalugmok kang anak dahil sa babae, kaya natatakot siya na mangyari ulit ito. Halika, iho. Tabihan mo muna ako. Utos ng matanda sa anak. Kaagad namang sumunod si Dylan. Iho.
Umalis na si Carrie. May naong sabi ni Doña Delilah. Nanlaki naman ang mga mata ni Dylan sa sinabi ng ina. What? Hindi niya magagawa yon. Ni hindi niya nga ako tinawagan o kinausap man lang. Saan daw siya pupunta? Seryosong tanong ni Dylan. I don't know. Wala siyang sinabi. Basta ang sinabi lang niya ay magpapakasal na siya. Napasigaw si Dylan sa pagtataka. Paano ikakasal si Carrie eh siya naman ang nobyo nito? Lalo tuloy naguluhan si Dylan sa nangyayari. Actually kasama niya kanina yung doktor na nobyo raw niya. Magpapakalayo-layo na raw silang dalawa. Sinabi ko nga na hintayin kanila bago umalis ngunit nagmamadali na sila. Gulong-gulo si Dylan ngayon at hindi mawari ang nararamdaman. Hindi niya lubos maisip kung bakit ito nagawa sa kanya ng dalaga. Ni hindi niya alam ang tumatakbo ngayon sa isip nito. Kung galit sa kanya ang dalaga ay wala naman siyang maisip ng dahilan para maramdaman niya ito sa kanya. Maliban na lang sa naging halika nila ni Simona, ng dati niyang nobya. Hindi niya ginusto ang halik na iyon. Bagos ay mabilis siyang kumawala rito at sinisigaw rito na may nobya na siya at mahal na mahal niya si Carrie. Sa isip niya ay paano ito makikita ng dalaga e wala naman si Carrie sa lugar ng mangyari yon. Hindi pa rin maisip ni Dylan ang posibleng dahilan at sinubukan niyang kontakin ang dalaga ngunit hindi na active ang number nito. Sinubukan niya rin puntahan sa tinitirahan nila ngunit may iba nang umuupa roon. Walang pagkakitaan si Dylan. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang malaman kung bakit bigla na lamang naglaho ang nobya ng parang bula. At iwanan ito nang wala man lamang pasabi at paliwanag. Hanggang sa mamatay si Doña Delilah ay walang Carrie na lumitaw. Abot-abot ang sama ng loob ni Dylan sa dalaga. Doon niya masasabing wala pa rin pinagkaiba sa ibang babae si Carrie. Makasarili rin at manluloko. Umasa siya na iba si Carrie ngunit isa pala iyong pagkakamali na nagtiwalang muli sa dalaga. Matapos ang mga nangyaring yun ay pinagpatuloy na lamang ni Dylan ang buhay. Han, saan mo gusto tayong magpakasal? Garden wedding? Beach wedding? Where? Saan mo gusto? Tanong ni Simona sa nobyong si Dylan. Nakabalikan muling sila at buong loob muli itong tinanggap ng lalaki. Para sa kanya, wala namang masama kung bibigyan niya muli ng isa pang pagkakataon ang kanilang nasirang relasyon ni Simona. At isa pa ay isang taon na rin ang nakalilipas, kaya oras na para mag-settle for good na siya. Hindi na rin naman nagparadampa si Carrie sa kanya, kaya wala nang saysay pa kung ipipilit niya ang relasyong si Carrie na mismo ang unang tumapos at sumuko. Kahit saan, hon, ikaw na lamang ang pumili. Kung saan ang gusto mo ay doon na lang din ako. Okay, hon, ako nang bahala rito. I love you, Dylan. Malambing na sambit ni Simona sa nobyo, ngunit tanging ngiti na lamang ang isinukli nito sa nobya. Dahil abala sa Simona sa pag-o-organize ng kanilang kasal ng nobyo, ay si Dylan na lamang ang nag-asikaso ng kanilang senomar. Ngunit napabalikwas siya nang makita ang nakalagay sa kanyang senomar na married na siya at kay Carrie na ito kasal sa papel. Nagtaka si Dylan sa nalaman. Hindi matutuloy ang kasal nila Simona kung married na ang nakalagay sa senomar. Gagawa siya ng paraan para maayos yon. Ipinahanap niya sa kanyang mga tauhan ang kinaroroonan ni Carrie para mag-file ng annulment. Sir Dylan, nakita na ho namin si Ma'am Clary. Sabit ng isa sa kanyang mga tauhan. Nabuhayan naman ng loob ang binata sa binalitang iyon ng tauhan. Nakaramdam ito ng galak ngunit mabilis rin nabawi ng maalala niya ang ginawa sa kanya ng dalaga. Good. Now tell me where she is. Matalim na tanong ni Dylan sabay lagok sa wine na iniinom. Sa Mindoro, sir. Doon na siya naninirahan kasama ang mga anak. May tatlo na rin itong anak at hindi na nagtuloy sa pag-aaral. Sagot ng tauhan. Mas tumindi ang galit na nararamdaman ni Dylan para sa dalaga. Sa isip niya ay siguro lumandi na ito sa iba habang sila pa, kaya tatlo na kaagad ang anak. Hindi niya kailanman mapapatawad ang ginawang iyon ni Carrie. Okay, ihanda niyang sasakyan ko. Pupunta na tayo doon ngayon.
mabilis na nagdesisyon si Dylan para matapos ng lahat. Para makapamuhay na sila ng maayos, masaya at mapayapa kasama ang kani-kanilang pamilya. Buong loob na umalis si Dylan patungo sa kinaroroona ng dating nobya. Hindi na siya umaasang magkakaayos o magkakabalikan pa sila dahil noon pa lamang ay si Karen ang unang sumusuko. Nang makarating sa maliit na baryo sa May Mindoro ay doon bumungad sa kanya ang namamayat na si Kari. Ibang-iba sa itsura niya dati. Naabutan niya itong aligaga sa pag-aalaga ng kanyang mga anak na triplets pala. Mag-isa na lamang si Kari at wala namang kakatulong sa lahat ng gagawin. Dahil ilang buwan lamang nakalipas ay pumanaw na ang kanyang ina na si Teresa. Lumapit si Dylan kay Kari at laking gulat ng babae nang makita ang dating nobyo. Dylan? Nauutal na bunga ni Kari. Napatingin naman si Dylan sa triplets na hindi maitatangging kamukha niya. Ano nangyari sa'yo, Kari? Maluhaluhang tanong ng lalaki. Kanina lamang sa biyahe ay puno ng galit ang puso niya. Ngunit ngayon ay biglang nagbago at mabilis na napalitan ng awa. Bakit ka ba biglang umalis? Anong nangyari sa'yo? At yung mga bata, bakit kamukha ko? Ang ibig sabihin ba nito eh? Namuo ang palaisipan ngayon kay Dylan. Ngayon ay sisiguraduhin niyang maririnig niya na ang katotohanan bago siya umalis sa lugar. Pigil-pigil ni Kari ang kanyang mga luha na matalim pa rin nakatitig sa mga mata ni Dylan. Oo, tama ang hinala mo, Dylan. Anak mo ang triplets. Inilihim ko ang aking pagbubuntis dahil sa sama ng loob ko sa'yo. Doon ay nagsimula na si Kari na unti-unting sabihin ang totoo. Hindi totoo, magpapakasal ako. Umalis ako dahil nasaktan ako, Dylan. Hindi mawala sa aking sistema ang mga tagpong yan. Nung nakita kitang may kahalikang ibang babae sa may fire exit, biglang gumuho ang mundo ko nun. Kaya napagdesisyonan kong lumayo na muna sa'yo at umalis nang walang paalam. Nagulantang naman ang mundo ni Dylan sa narinig. Tama ang hinala niya na ito ngang posibleng dahilan ng bigla ang paglaho ng dating nobya. Nakita mo ba lahat ha, Kari? Nakita mo ba kung paano ko ipinagtulakan si Simona papalayo at halos isigaw sa kanya na hindi ko na siya mahal at ikaw ang mahal ko? Marahil ay hindi dahil nang ibabaw sa'yo kaagad ang galit at biglang nawala ang tiwala sa akin. Naniwala ka kaagad base sa nakita lamang ng iyong mga mata. Kaya ipinagkait mo rin sa akin ang pagkakataon na magpaliwanag at depensahan man lamang ang aking sarili. Mahal na mahal kita, Kari. Bakit hindi mo maramdaman yon? Bakit ka nagdududa? Bakit hindi mo pinaniwalaan? Hinanap kita sa kung saan ngunit hindi na kita matagpuan. Bakit mo ginawa yon? Nagsimula nang tumulo ang mga luha ni Dylan. Kung pinalampas ko yon, sasabihin mo ba siya sa akin? Di ba? Hindi. Pinalampas ko ang ilang araw para sabihin mo sa akin yon. Pero pinili mo pa rin itago. Paano ako magtitiwala kung alam kong naglilihim ka na sa akin? Masisisi mo ba ako? Ha, Dylan? Akala mo ba magiging madali sa akin? Hindi, Dylan. Hindi. Mahal na mahal kita. Kung alam mo lang. Wala akong ibang minahal maliban sa'yo. Mahal na mahal kita. Kaya pinili ko na lamang na umalis hanggang sa iwan na rin kami ni nanay. Ubos na ako, Dylan. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Humagulhol sa iyak si Kari at bigla nitong niyakap si Dylan. Muli nilang naramdaman ang bawat tibok ng kanilang puso na tila nagkakasabay na sa bilis. Hindi nila may tatangging mahal pa rin at may pakialam pa rin sila sa isa't isa. Nang malaman nila ang side ng bawat isa, ay nag-uusisa na si Kari kung bakit narito ang lalaki at naisipang hanapin siya. Wala na namang choice si Dylan kung hindi ang aminin ng totoo. The truth is, I'm here to make an annulment with you. Nagtaka naman si Kari dahil kailanman ay hindi naman sila naikasal ni Dylan. Ano? Annulment? Eh hindi naman tayo kasal. Gulat na tanong ni Kari.
Ikakasal na dapat ako kay Simona, diba? Ngunit nang mag-ayos na ako ng Senomar, ay doon ko nakita at nalamang married na ako. Sa'yo. Malakas ang kutob ko na may kinalaman dito si Mommy kaya pinahanap kita para sa annulment. Huminga ng malalim si Carrie at saka matapang na sumagot. Ikakasal ka na? At gusto mo ang perma ko para matuloy yun? Okay. Ibigay mo sa akin ang annulment paper at pipirmahan ko na. Matapang na utos ni Carrie kay Dylan. Mabilis namang tumangi ang lalaki. Oo. Yun ang bala ko nung hindi pa kita nakikita. Ngayon ay buo na ang loob ko. Hindi ako magpapakasal kay Simona dahil ikaw naman talaga ang mahal ko. Kayo ng mga anak kong pinipili ko. At gusto kong bumalik kayo sa mansyon para doon na tumira kasama ko. Matapang na nanindigan si Dylan upang ipaglaban ang kanyang mag-ina. Batid niyang ito rin ang gustong mangyari ng kanyang yumaong ina kaya maninindigan na siya ngayon. Ibabalik niya sa mansyon ang kanyang mga pag-aaral at iyon ay ang kanyang mag-ina. Sa ayaw at gusto mo, ikaw talagang asawa ko sa papel. Maging sa puso ko, kaya please Carrie, huwag ka nang tumakbo muli palayo sa akin. Kayo ang buhay ko, ng mga anak ko. Sa isip ni Carrie, kung si Doña Delilah nga ay may gawa nito, ay mali pa lang naging hinala niya noon na baka hindi siya matanggap ng matanda para sa kanyang anak na si Dylan. Pero paano si Doña Delilah? Alam ba niya? Nag-aalala ang tanong ni Carrie. Bigla namang nalungkot ang mukha ni Dylan. She died. Almost a year na. Nagulat naman na si Carrie. I'm sorry. Nalulungkot ako sa nangyari. Eh, hindi ako makapaniwala. Paumanhin ni Carrie sa lalaki. Imbes na magmatigas ay sumama na lamang sila ng anak sa kanyang asawa na si Dylan. Inayos na rin ni Dylan ng gusot na nagawa kay Simona at nakipaghiwalay na rito. Wala na rin namang magawa si Simona dahil kasal na sa papel sina Carrie at Dylan, kaya hindi na siya makakaapila pa. At isa pa ay wala naman na talagang pagmamahal sa kanya ang lalaki at naaawa na lamang dito at dala ng lungkot at galit kay Carrie noon, kaya niyaya na magpakasal sana si Simona. Nang maayos na ang lahat ay sinimulan na rin ayusin ni Dylan ang magiging kasal nila ni Carrie sa simbahan. Sigurado na siya kay Carrie. Noong una pa lang niya itong nakita sa kanyang kwarto at naglakas loob na alagaan at sakyan ng masamang ugali niya noon ay nakuha na siya ng dalaga. Nakuha na siya ng tapang at lakas ng loob nito. Kaya hindi niya na inalis ang kanyang paningin kay Carrie. Nag-isang dibdib sila kasama ang tatlong mga anak at saka doon sumumpa sa harapan ng altar. Tunay na kapag nasa mahika ka ng pag-ibig, marami na rin balakid ang susubok sa pagmamahalan ninyo. Titibok ang puso sa taong alam niyang gusto niyang makasama sa habang buhay. Matuturuan mo ang isip, pero ang puso ay hindi. Kaya sina Dylan at Carrie, gaano man sila sinubok ng panahon, lalo na ang kanilang pagmamahalan, ay mananatili pa rin mangingibabaw ang pag-ibig dahil ito ang dahilan kung bakit aksidenteng nagtatagpo ang bawat puso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!